What is up everyone? Manolet here. And sa video na to, magbibuild tayo ng Naked GoPro CineWoo. Papakita ko lang sa inyo ngayon yung bago kong ibibuild. Ito yung CineWoo. Naked GoPro CineWoo, and gagamitan ko siya ng Beta FPV 95X, which is yung bago nila. And then bumili din ako ng all-in-one flight controller. Kung makikita nyo dito, pwede na i-connect lahat dito. Yung camera, VTX, receiver, and yung motors. So, sa motors naman, ito yung gagamitin kong motors, which is 1105 6,000 kV brushless motors. Apat na piraso na siya na nandito sa loob ng box na to. So, buksan natin siya. So, ito yung motors na gagamitin natin. 1105 6,000 kV for 3S battery. So, importante rin yun, yung KV ng motors mo dapat compatible siya sa battery mo. So, in my case, I'm gonna be using this 1105 6,000 kV for 3S battery. And bumili rin ako ng mga accessories or yung flight controller dampeners. Ito yun. And screws. Importante, propeller. So, etong propeller na to is Gemfan 2540 3-blade props, color blue. And for the VTX naman, I'm gonna be using this VTX, which is the Happy Model VTX from Larva X. Pero gamit ko siya dito sa tadpole ko. Kukunin ko siya and ilalagay ko siya dito dahil mas magagamit ko tong CineWoo na to. And gusto ko rin siya i-try. And yung FPV camera, gagamitin ko tong camera na to, which is yung Rancam Nano 2. So, ita-transfer lang natin siya lahat. So, para naman sa 3D printed part, etong gagamitin kong mount is from Paul Park. Pwede nyo siyang i-download sa Thingiverse. Ililink ko na lang sa description below kung gusto nyong i-print tong mount na to. So, kailangan nyo tong 5V 1A step-down regulator para sa GoPro kasi kukonect nyo sa flight controllers. So, first, ang gagawin ko is lalagay ko yung mga motors. So, screw natin siya. So, etong frame, irarun ko siya upside down. So, nakabit ko na yung mga motors. And sakto lang pala yung mga screws. Pero, depende pa rin sa mount na gagamitin ko. Baka mapalitan ko pa ng mas mahaba. And next is yung flight controller. Once na matanggap mo yung flight controller mo, importanteng i-check mo muna siya sa computer kung gumagana. Bago mo i-connect lahat ng mga wires. So, make sure na gumagana siya beta flight configurator kung yun yung gagamitin mo. So, next na gagawin ko is yung isosolder ko na lahat ng mga wires. Yung mga receiver, camera, and VTX. So, i-figure out ko pa kung paano ko siya gagawin. And titignan ko yung wiring diagram. Okay naman na to. Meron ng battery lead. And yung battery lead, meron na rin kasamang capacitor. So, all good na tayo dyan. And gumagana rin siya sa beta flight. So, let's go! So ngayon, isosolder ko na yung wire ng VTX ko dito sa flight controller. And yung VTX ko, dito ko na rin i-coconnect yung camera. As you can see, meron siyang dalawang plug. Dito yung camera and dito yung etong wire ng VTX na i-coconnect natin dito sa flight controller. So, ang mangyayari is, hindi ko na kailangan isolder yung wire ng camera sa flight controller kasi dito na siya didirekta sa VTX. So, pwede nyo rin gawin yun. So, ang gagawin ko ngayon is ititin ko muna yung mga wires. Importanteng itin lahat ng wires bago isolder sa pad. So, yung VTX natin, meron siyang limang wire. So, ang kailangan natin is i-figure out kung saan yung mga wire na to, saan natin to kailangan isolder dito sa pad. So, meron ako ditong manual kung saan yun gagawin. So, ang hahanapin natin is yung 5V, which is yung red wire, and then ground. So, ito yung importante para mag-power up tong VTX mo. So, hanapin din natin yung TX, video in, and video out. So, kailangan ko i-figure out kung alin dito yung video in, video out, and yung TX. Then, hanapin din natin siya dito. So, itong pad na to, 5V. Ayan, may nakasulat, 5V. And yung nasa taas niyan is ground. So, eto 5V and then yung nasa taas nito, ayan, ground. So, dyan natin i-coconnect yung red wire sa 5V and then yung ground dun sa taas, black. Sa katabi naman ng ground na nasa taas, yung tatlong yan, merong eye. Dyan natin ilalagay yung video in. And then, sa katabi naman yung eye, may O.
which is out. So video out. Diyan natin ilalagay yung wire ng VTX. Ang next naman natin is hanapin natin yung smart audio or yung TX. Kita nyo, ito yung TX. Diyan natin i-connect yung smart audio. So ititinan natin yung pad and kung nakikita nyo, ito. Itong wire na ito, itong pad na ito, dyan natin i-coconnect yung red wire, which is yung 5V. Ayun, dito. Again, kailangan medyo tagal lang ko dito dahil tulad niya, nag-bridge yung pad. So, mali na agad yan. So, ang kailangan natin is swoop. Oh, ayan, so, kita mo, nalagyan na rin natin yung isang pad, which is yung para sa camera. So, all good na tayo dyan. Importante, naghiwalay yung dalawang bridge. I mean yung bridge ng pad na yun. So, huwag na huwag nyong gagawin yun, guys. Paghiwalayin nyo siya. Kung hindi, nightmare. So, next is itong video out. Yan yung smart audio or yung TX. So, yan na. All good na. Para sa wires. So, yung green is yung smart audio. Yung yellow is yung video in and yung blue is yung video out. So, alam ko na yung gagawin ko nyan. Lagay nyo, pinitan yung pad. Then, ilagay yung wire. Yan. Connected na yan. Make sure na alam nyo yung ginagawa. Ayun. Next is yung yellow wire, which is video in. Yun, mas madali. Then video out, which is yung blue wire. Yun. Next is yung green wire, which is yung smart audio. So, nasa likod siya nito. Importante yung walang mag-bridge. Yun. So, ayun. Connected na silang lahat. So, next is yung receiver. So, sa receiver naman, ang gagamitin ko is crossfire. So, meron siyang apat na wire. So, ang kailangan niya is 5V, ground, T2, and R2. So, isang transmit, isang receive. So, kailangan niya yun. Ang receive, so, meron ditong T2 and R2. And meron 5V and meron din ground. So, yun yung mga gagamitin natin. So, tinan natin yung mga pad na yun. R2. T2. 5V and ground. The next is yung T2 and yung R2. Pero unahin ko yung yellow wire kasi since ito na yung malapit sa atin. Then yung whites are importante yan, alam yung mga wiring ng mga so ayun, na-solder ko na lahat yung receiver and yung VTX, then yung VTX straight na siya sa camera, so ayun, kukonnect ko lang yung camera ngayon dito, then all good, pwede ko na siya ilagay sa ano ko, frame. So ngayon, nalagay ko na yung flight controller sa mismong frame. And ito yung receiver and yung VTX, nilagay ko lang siya sa loob. Then, ipa-plug ko lang to dito. And then, yung camera, dito ko siya ilalagay. Then, yung wire niya, papasok dito sa mismong butas para ma-plug ko siya dito sa VTX. So, ayun. Ngayon, na pati yung camera na-connect ko na. Ayan, nandyan, yung plug. Then, na-connect ko rin yung VTX. Which is eto yun. So, try na natin siyang i-plug in sa battery. And make sure na meron kayong smoke stopper. So, para saan to? So, importanteng meron kayong smoke stopper. Kasi, isa-save niya yung flight controller niya sa pag-smoke. In case na meron kayong na-bridge
na solder or meron kayong napagsamang wire, madedetect niya to. So let's try kung all good na ba talaga tayo. So hopefully. So far so good. Walang smoke. Hindi nag-blink yung ilaw. So all good tayo dyan. So ngayon i-check naman natin kung gumagana ba yung camera. So nandito yung goggles ko. And tanggalin muna natin to. So kung makita nyo, ewan ko kung mapofocus ng camera, gumagana na yung mismong camera nya. Ayan. So meron tayo ditong 5 volt 1 amp step down regulator. So kailangan natin siyang i-connect sa flight controller natin, which is hanap tayo ng yung battery voltage and yung ground. Kailangan natin siyang i-connect sa flight controller para sa GoPro natin. So gagawin ko ngayon is i-bridge ko tong dalawang block kasi ito yung ground natin. Then isa-solder ko siya sa ground pad, which is ito. Solder ko siya dyan sa ground, sa GND. Etong isang wire, dito siya sa V out or video out. And then yung isang red wire, dito naman sa V in, sa video in. V in? Siya, unahin ko yung red wire. So binawasan ko yung haba niya. Then, bago ko siya i-solder sa pad. There you go. Then yung video out. Yun. Pasok. Ito na yung pasok natin sa butas. Kung mapapasok niyo sa butas, mas maganda. Yun. And then eto, i-connect natin to sa battery pad, which is eto. Hanapin lang natin yung positive and yung negative. So ang gagawin ko, maglalagay ako ng konting solder sa pad dahil kailangan natin ng fresh solder. So make sure lang na ingatan nyo dahil baka madali nyo yung frame. Pagkita natin. Ito lang kasimple. And there you go. Solder na natin siya doon. So ngayon ang gagawin ko is zip tie ko yung camera mount dahil wala akong extra screw. So nakabit ko na yung camera. Ganyan lang siya. I-screw nyo lang siya sa lugar niya. And then i-fit nyo lang to. And then yun nga yung zinip tie ko kanina. Ganun lang din yung gawin nyo. So next na gagawin ko is tatanggalin ko yung mga screw. And then ilalagay ko na yung mga 3D printed parts. As you can see, nilagay ko na yung screw dahil medyo mahirap siya. So, and then eto, wala akong spare na screw. So ang ginawa ko, hinat ko lang siya. Hinati ko lang yung screw. Then, sana sumakto siya sa place. And ganyan. And then, etong arms. Dito. Ganyan lang siya. Yan. So, ganyan lang yung mangyayari, guys. So ang gagawin ko is i-secure ko lang yung wire para hindi siya mabilis matanggal. Lalagyan natin siya ng glue stick. Para lang yan hindi siya mabilis maputol yung wire. Kasi minsan nangyayari yun, napuputol yung wire. So end up kailangan mo siyang ulitin, i-solder ulit. And then lalagyan natin siya ng heat shrink. Kaya importante yung meron kang ganito. Mura lang naman to, so bili kayo ng isang set.
So, eto na yung final look niya. As you can see, medyo hindi ko lang gusto yung kulay ng propeller, pero baka umorder na lang ako ng ibang kulay. And yung GoPro, eto. So, kailangan nyo rin mag-strip ng GoPro. GoPro Hero 6 to. Kukunin nyo lang yung motherboard and yung lens and yung cable para sa button. So, solder lang nyo lang to. So, mamaya papakita ko sa inyo kung saan nyo dapat to isolder. So, nakita nyo itong plug na ginawa natin kanina. Diyan natin i-coconnect yung GoPro. So, ipa-plug lang natin siya and then good to go na tayo. And, ayun na. So, nalagay ko na yung GoPro. Makikita nyo naman. And, kaya hindi ko siya mapasok kanina kasi nakaharang tong cable. So, ang ginawa ko, nilabas ko siya. And ngayon, susubukan na natin siya i-plug sa battery and we'll see. So, nag-blink yung GoPro. It means... So, ayun. As you can see, gumagana yung GoPro. And, tatry natin siya i-record. Ayan, recording siya. So, everything is good. So, bago lahat, explain ko lang yung ilang details itong build na to. So, ang normal na orientation nitong frame na to is nakaganto. And then yung flight controller din, dapat nakaharap sa taas. Pero ang ginawa natin, tinurn natin siya upside down. So lahat ng orientation bumaliktad. As you can see, pati motors nakabaliktad. Pero ang ginawa ko, sinet ko siya sa beta flight configurator. And then, binaliktad ko yung orientation ng flight controller. Yung motors naman, ang binaliktad ko is yung props. And then, sinet ko yung mga motors sa tamang ikot. So, ang gusto ko is props out or reverse. So, ganito yung ikot ng sa akin. So, kailangan nyo yan iset lahat sa beta flight configurator. And make sure na tama yung lagay nyo ng propeller. So, kung ang ikot ng motors nyo is palabas, reverse kung tawagin, make sure na yung props nyo is reverse din. So, as you can see, reverse yung props ko. And then, nakabaliktad siya. So kapag hinarap kong ganito, tama naka-face yung propeller. Kung makikita nyo, yung screw na ginamit ko dito, tag-dalawa lang. Kasi hindi naman yun problema. As long as naka-screw siya ng tama. And wala akong spare na screw. So make sure na meron kayong maraming screw na extra. Dahil kakailanganin nyo yun. And etong screw na to, masyado yung mahaba. Ang ginawa ko, pinutol ko lang yan. And then sinakto ko yung length niya dun sa motor holes. And make sure lang na hindi lalagpas yung screw doon sa motor windings. Kung hindi, magkakaroon ng problema. So as you can see, yung 3D printed part, nakascrew siya sa flight controller. So yan yun. And then yung VTX naman, nakascrew din siya sa frame. Kung makita nyo, yung screw hindi siya totally nakakabit. So ganyan ko siya sinet up para hindi siya masyadong tight. You can also join Naked GoPro CineWhoop community sa Facebook kung gusto mo pang malaman yung mga iba pang detalye dito sa build na to.